Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkababa. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan, ang anak ng ating alipin, ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dating nagmana ng lahat. Labis itong ikinalulungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-inda. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanya anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Bersiba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng 100 metro mula sa kinaroroona ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakuupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsilita mula sa langit ang anghelang Diyos.
Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita ang isang balon. Pinunuyo ng tubig ang dalang si Sidlan at piinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael at siya'y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang hilyaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon, kayo kanyang bayan, nang makamtan nyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon ay susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon'y aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya habang buhay. Di ba ninyo gustong iyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga gandinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi ka papanahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain, at namanik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus.
Pagkakita sa kanya, ipinamanik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw-araw kapag tayo nagsisimba, kapag narinig niyo ang paring tumuntong dito at binasa ang Ebanghelyo, sa huli ay sinasabi namin ang mabuting balita ng Panginoon. At sinasabi niyo, ang tugon niyo, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang mabuting balita? Ano ang mabuting balita para sa inyo? Ang malaman ni kay magaling na, ang tumama ka sa loto, ang ma-promote ka sa trabaho, ano ang mabuting balita para sa atin? Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, may pinalayas si Jesus Nazareno na dalawang inaalihan ng demonyo. At sa proseso ng pagpapalayas na yon, yung mga masamang espiritu ay nagpalipat sa isang kawan ng baboy. At ang mga baboy na ito'y tumalon sa bangin na lunod sa lawa. At nang ipinamalita ito ng mga nag-alaga ng kawan, at sabi nga sa Ebanghelyo, ipinamalita nila lahat yung pagpapalayas sa masamang espiritu at yung pagtalon at pagkalunod ng mga baboy. At nang nalaman na ito ng bayan, ang balitang ito, mabuting balita ba ito para sa kanila? Anong sabi sa Ebanghelyo? Nagpumanik sila kay Jesus at sabi nila kay Jesus, umalis ka sa aming lupain. Sa makatuwid, hindi sila natuwa. Hindi sila nagandahan sa balita. Nawari niyo po ba yun? Pinaalis si Jesus sa kanilang lupain. Siguro tayo, sabihin natin, hindi natin kailanman palalayasin si Jesus sa ating bahay, sa ating barangay, sa ating bayan. Hindi natin sasabihin natin, hindi natin gagawin, paalisin siya. Sana nga po. Sana nga po. Pero bakit ba pinaalis ng mga tao si Jesus? Hindi dahil sa pinaalis niya yung masamang espiritu, kung hindi nang hinayang sila doon sa mga namatay na baboy, sa makatuwid, yung kabuhayan nila ang mas mahalaga kaysa sa kagalingan nung dalawang tao. Mas mahalaga yung pagkakakitaan kaysa kaligtasan. Para sa kanila, ang mabuting balita ay tungkol sa pagkakakitaan kaysa kaligtasan. Magandang pagnilayan po rin ito, mga kapatid. Dahil ang tanong ko nga kanina sa inyo, ano ba ang mabuting balita para sa atin? Kaligtasan po ba? Mabuting balita ba para sa atin
pag nalaman natin nagbagong buhay ng isang tao, tumalikod na sa kasalanan, tumigil na ang kasamaan, o mas pinapahalagahan natin yung pagkakakitaan ng pera, yung para sa kabuhayan, para sa mabuti lang pangalan, para sa kapangyarihan ng mundong ito. Siguro nga, hindi tahasang palalayasin si Jesus Nazareno, pero sa kakaibang pamamaraan, naisasantabi siya. Kung papipiliin ka, magsabi ng totoo o hindi. Pero pag nagsabi ka ng totoo, baka hindi ka kumita. Sayang naman. Papanig ka ba sa mabuti? O pipikit mata na lang tayo kahit alam natin masama? Ibubulong siguro ng demonyo sa atin, maging praktikal ka. Dahil kung praktikal ka sa buhay, kahit na masama, huwag ka na lang umimik. Diyan na lang tayo. Kasi sayang naman. Siguro nga mga kapatid, hindi natin tahas ang sinasabi kay Jesus, lumayas ka. Pero ang mga pinipili natin sa buhay, naisasantabi din ang mga pinapahalagahan ni Jesus. Kaya nga sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin na tunay na mabuting balita ang ating piliin at tanggapin. At ang tunay na mabuting balita laging nagdudulot hindi lang ng kaginhawahan o kaunlaran. Ang tunay na mabuting balita naghahatid ng kaligtasan. At kapag ganito ang ating pinakinggan at pinili, hindi natin pinapaalis si Jesus Nazareno, bagkos pinapatuloy natin siya sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay.
Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalomong ang aming paglingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tunay nating makilatis ang mabuting balita ng kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ang pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang laging naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa tulong ninyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Makilatis at matanggap nawa natin ang tunay na mabuting balita ng kaligtasan upang atin din matanggap si Jesus Nazareno sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.